All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Matthew. At nasa aklat tayo ng Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. So sa Sunday afternoon, pinagsisikapan natin na mag-preach through the book of Matthew. And we see in the book of Matthew that Jesus Christ is Messiah na inaasahan ng Old Testament. Isa lang ang nakakapag-fulfill ng mga prophecies na patungkol sa parating na Messiah, and that is the Lord and Savior Jesus Christ. Pangalawa, nakita rin natin that Jesus Christ was involved in preaching and teaching and church planting and healing para ipakita niya yung evidence sa lahat na siya nga at talaga ang anak ng Diyos at ang Messiah at ang hari ng parating na kingdom. Magmula chapter 16 verse 21 hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng Matthew, pinalitan ni Matthew yung style ng kanyang pagsusulat. From chapters 1 to chapter 16, ano siya, kumbaga topical ang presentation ni Matthew. Pero pagdating sa 16:21, ito ay chronological na. Dadalhin tayo ni Matthew sa suffering ni Jesus Christ, sa kanyang pagkapako, sa kanyang paglibing, at sa kanyang muling pagkabuhay mugli, at saka sa kanyang pag-ascend sa Ama. Bumalik siya sa kanang kamay ng Ama, at pero before na umalis siya, nagbilin siya ng tungkulin para sa kanyang mga disipulo. At yan ang ginagawa natin ngayon, kaya tayo nag-church, dahil tayo ay disciples ng Panginoon, interested tayo na magpatuloy sa mga salita ng Panginoon, and God tasked disciples to assemble and to carry out the Lord's commission in the location that God planted His church or His churches. And so, ang programa ng Diyos hanggang sa katapusan ng church age ay yung tinatawag na church dispensation or just church age period. Ito yung disciples niya. So, ang focus talaga ng Diyos sa ngayon ay sa kanyang mga simbahan in His churches. And that's where God's emphasis is and all this and that. So, ngayon, sa chapter 16, 17, and 18, meron siyang mga tinuturo, ibinabahagi niya sa kanyang church upang sila ay mabigyan ng sigla na magpatuloy so bagamat wala na ang presensya ng Panginoon sa mundo. And so, paano sila haharap sa isang government katulad ng Roma? At maging masigasig sila sa pananampalataya even though they were be persecuted by Rome. By the way, Rome did not approve Christianity hanggang 333 AD. Naalala ba ninyo kung sino yung Roman Emperor na nag-legalize ng Christianity? Constantine. And so Constantine approved Christianity and a majority of Christians were very happy and relieved and joined the Roman Empire. At sila, binitawan nila ang pagiging independent church nila, sumali sila sa Roman Empire. At doon na birth ang tinatawag nating Roman Catholic Church. So, meron bang mga churches before the Roman Catholic Church in 333 AD? Yes. When did the church started? So, during the lifetime of Jesus Christ. So, malamang 333 AD. So 300 years later, yung RCC, Roman Catholic Church. Prior to the Roman Catholic Church, ay yung mga Catholic churches, universal, local churches ng Panginoong Jesucristo in the location where He planted them. So we see a church in Sychar, we see a church in Bethabara, we see a church in Galilee, we see a church in Jerusalem, we see a church in Samaria, Joppa, and other places. Sa other places, sa Acts chapter 6, 7, and 8. And then we see churches subsequent to Pentecost planted all over the world. Halimbawa, the church at Antioch, sa chapter 11, saan sila nang galing? They came because of the preaching and teaching of the men from Cyrus and Cyprus. So, pumunta sila sa Antioch, Syria, nangaral sila ng Jesus Christ, tumanggap yung mga ilang sa mga Hudyo, ilang sa mga Gentiles, and they form an assembly of baptized disciples. And those men from Cyprus and Cyrene, they were sent from a church, different churches. And then,
nabalitaan ng church ng Jerusalem, nagpadala rin sila ng Barnabas. They sent Barnabas, and Barnabas recruited Saul, or Paul, who was planting churches in Syria and Cilicia. And so, these are all churches ng Panginoon. And then, by the way, when Paul and Barnabas established churches and did missionary work, anong ginawa nila? They planted churches. So, let me just say it like this. God wants a church to plant another church. Okay, so someday the Lord will bless and will lead in that way. And we should prepare ourselves and be ready to start churches and to plant churches. This is the will of God. So, individually, bilang isang disciple, gusto ng Diyos magpatuloy ako na maging disciple ng Panginoon at mag-disciple ng iba. Corporately, ang gusto ng Diyos magpatuloy yung church natin at magplant ng mga churches. Do you see that? Macro, micro. So, micro yung disciple producing another disciple. Macro yung church producing another church. And so on and so forth hanggang bumalik si Jesus Christ. At pagbalik ni Jesus Christ, hawak bit-bit niya yung kanyang mga rewards para sa kanyang mga disciple na nagpapagal para sa kanya in our time, in our dispensation. Alright, so now we're in Matthew chapter 18, and the Lord is gonna give keys to the church that will strengthen His disciples. And we'll find two keys here. This will be the key of church membership and the key of church discipline. Church membership and church discipline. And let's read the first three verses, and we'll pray and ask the Lord to bless. Matthew chapter 18, verse 1, 2, and 3. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Let's pray and ask the Lord to bless. And Father in heaven, we thank you, Lord, that you are interested in developing your disciples, that you're interested in church, that you take great interest, especially in absence of the king, that your disciples would continue, that your churches would continue. Help us, Lord, to walk in the truth of these things. Strengthen us by the Holy Spirit, I pray. In Jesus' name, amen and amen. All right, so natural, nagtatanong yung mga disciples, sino ang pinakadakila sa kaharian, Lord? Ako ba? Pwede ba ako? Pwede ba yung kapatid ko? And so on and so forth. Everybody's always looking for some hero to worship or some guy to be the greatest in the kingdom of heaven. And the Lord, interestingly, He doesn't do what the world does. Notice me, look at me, lift self up. No, Jesus says, you see this little child here? You see kung paano yung ugali ng bata, nakikinig sa magulang, naniniwala sa kung anong sinasabi ng magulang, implicit ang trust ng bata sa kanyang magulang. Ganon ang magiging dakila sa Karen. In fact, kung hindi ka mapakumbaba katulad ng bata, hindi ka makakapasok sa Kingdom of Heaven. So the requirement talaga ng Kingdom of Heaven, yung salvation by humility. Humility. And the disciples are reminded about humility. Can I say this? Hindi ka magiging church member kung wala kang humility. Well, ano yung humility, Brother Bill? Pagpapakumbaba. Bakit? Kasi requirement ng mga disciples yung nagpapasakop kay Jesus Christ. Eh kung ayaw mo magpasakop kay Jesus Christ, you cannot be His disciple. Ano yung pinakaunang command na gusto ni Jesus Christ para sa kanyang mga disciples? What's the first command Jesus said that He wants for His disciples? Repent. Okay. Ano na yan? Okay. Salvation muna. Yes. Okay. After salvation. Pag-teach ka kagad after salvation? Baptism. Okay. So, baptism. So, ang baptism ba nakakapagligtas? No. Kailangan save ka na muna before na mag-enter ka ng baptism. So, yan ang pinaka-isa sa mga differences ng Baptist Church sa Catholic Church and Protestant Churches and cults. Okay? Sa isip ng regular church religious person, papasok ako kay Kristo kung magpasakop ako sa pamamagitan ng baptism.
Okay, that is very Catholic. That is very Protestant. Pero sa Bible, hindi muna dapat yung baptism. Kailangan may relationship ka muna kay Jesus Christ. Unahin mo yung pinaka-importante. You need to have a personal relationship with Jesus Christ. He has to be your Lord and Savior. Kasi walang kwenta ang baptism kung yung tao ay hindi naman kumikilala kay Jesus Christ bilang kanyang Panginoon Diyos at tagapagligtas. There's no point in that. Now, conversely, once a person receives the Lord as their Savior, naturally, gusto ng tao sumunod kay Jesus Christ. So, ngayon, susunod tayo. Anong dapat natin gawin? Magpasakop. So, ang baptism ay simbolo ng pagsakop natin kay Kristo. Kailan talaga tayo nagpasakop sa Kanya? Noong tinanggap natin siya. Pero kailan tayo magiging church member? Kung magpasakop tayo in baptism para magpatuloy bilang disciples ng Panginoon. Is this clear? Okay? So, does baptism save? No. Is baptism required? Yes. For what? For discipleship, not for salvation. Okay, so ang requirement ng salvation, iba yon sa requirement ng church membership. So, halimbawa, sa Catholic Church, you need to be baptized muna in order to be received into the Christian community. Yeah, through baptism. Kaya binabaptize talaga, batang baby na pa lang, binabaptize na yan para tanggapin na yan sa fellowship ng church. Okay? So that's traditional, that's not biblical. Okay? Now, Protestant naman, medyo may edad na yung tao, gusto niya maging Kristiyano, ibaptize muna siya before na tawagin siyang Kristiyano. Okay? Now, sa cult naman, ano yung cult, Brother Bill? Kulto. Yeah, ibig sabihin ng cult, hindi religious sila pero hindi naman sumusunod sa Bible. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Oh, Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, magpaanib ka muna sa church before na ma-save ka. Kung hindi ka kaanib sa iglesia, hindi ka save. Okay. So, ano naman yung turo ng Bible? Oh, save muna before church membership. Magpa-save ka muna kay Jesus Christ. Have a personal relationship with Jesus Christ. Yun ang importante. Kasi kung hindi ka saved, ba't ka magpapabaptize? There's no point. So, and there's the difference there. So, Jesus Christ is explaining to His disciples yung papasok sa kingdom of heaven, yung saved. Yung saved. So, unless you become as little children, you cannot enter into the kingdom of heaven. Whosoever, therefore, shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. So, ang greatness sa kingdom ay yung humble child. A humble disciple is great in the eyes of the Lord. Amen. Hindi katulad sa mundo natin ngayon. Alam mo, ang great sa mundo natin, yung mayaman, yung may pera, yung may kakayahan, yung merong kasanayan or skills or ability or talent. Ha? Yung marunong sumayaw, yung marunong umawit, yung mga may talent. They are great in the sight of man. Pero wala yan sa kingdom of heaven. No. Ang pera ng kingdom of heaven ay faith and humility. Okay? So napakalayo, no, ng standard ng mundo natin compared sa standard ng scriptures. And whosoever shall receive one such little child in my name, receiveth me. Ano ito, Brother Bill? Ganito yon. Pag halimbawa, si Jessica, halimbawa lang ha, Jessica, she prayed to receive the Lord as her Savior. She is born again. She's saved. She knows Jesus as Savior. Tapos si Jessica lumapit sa atin, gusto kong sumali sa church ninyo. Oh. Ngayon, may obligation tayo na i-receive natin siya in the fellowship of our church. As a little child, we will receive her. And when we receive her in our fellowship as a church, you know who we are receiving? We are receiving Christ. Why? Because she is a child of God and Christ is in her and we will receive her because Christ is in her. Do you understand what Jesus is saying here? Okay, so ngayon, kung merong isa sa atin na magsasabing, ay, ayaw kong isali si Jessica,
Kasi si Jessica, hindi pa siya tunay na disciple. Huh? Look at Jessica. You know, I'm not going to receive Jessica because she has to go through a whole lot of training before we receive her into membership. She can't be received. We have to go through a whole lot of paperwork, a whole lot of program. Yan ba yung nakikita natin sa scriptures? No. If a person is saved, if a person is born again, yun lang ang requirement ng church membership sa scriptures. Now, meron tayong tinatawag na standards, meron tayong tinatawag na biblical conviction. Ang biblical conviction based sa scriptures. Ang standard based yan sa, kung baga parang pader na nagpo-protect sa conviction natin bilang scriptures. Halimbawa, may standard tayo. Kailangan yung nagpapabaptize, alam niya na siya ay saved. At alam niya kung paano niya siya magbigay ng testimony patungkol sa salvation para hindi malabo kung kailan siya na-save, kung anong nangyari sa kanya, at yung tunay na pananampalataya niya ay na kay Kristo talaga. Safeguard yun. We're just safeguarding the church para hindi tayo lumobo ng maraming mga tao na mangmang na hindi nakakaalam ng patungkol sa salvation. Alright? So, Jessica says, I would like to join the church. Ang tatanungin ko bilang pastor, missionary pastor, I'll be asking the question, Jessica, do you know for sure you are saved? O ngayon, si Jessica naman, ibibigay niya yung testimony niya. Ngayon, pag malinaw ang testimony niya, and scriptural ang testimony niya, wala na akong requirement scripturally. I don't see a requirement scripturally. If I don't receive her, I'm not receiving Christ. And notice, sabi ng Bible, whoso shall receive one such a little child. So, kahit na munting bata, kailangan tanggapin. So, lahat ba tayo bata sa pananampalataya o may mga matatanda sa pananampalataya? Lahat tayo bata, merong young, merong old sa pananampalataya. Dapat ganyan ang church. Puno siya ng iba't ibang standards ng faith. Some are strong in the faith, some are weak in the faith, some are faithful in the faith, some are not so faithful. Yun ang masakit sa ulo. Pero nonetheless, we still have to work with them. Okay? Ang problema lang, yung pastor or yung teacher na natatakot na sabihin ang katotohanan ng salita ng Diyos, papalitan niya yung salita ng Diyos, imbis na i-preach niya yung salita ng Diyos para matuwid yung church member. Pero, if Jessica says, I would like to join the church, and we examine her, and we see that consistent naman ang kanyang testimony, na talagang alam niya si Jesus Christ, we are responsible to receive her as a little child. And in doing that, we are honoring Christ. We are honoring Christ. Verse 6, but whoso shall offend, okay, whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, that he were drowned in the depths of the sea. So, halimbawa, church members tayong lahat. Example lang, ha? Let's just say we're church members. Kapag ang isang member natin ay nagtisod ng isang church member, malaking bagay ba yan sa Panginoon o maliit? Malaking bagay yan sa Panginoon. That's a very important thing. God doesn't want one church member to offend another church member. Ibig sabihin, habang nag-church tayo dito, dapat natututunan natin yung mga alituntunin ng salita ng Diyos. Sumusunod tayo lahat sa salita ng Diyos. Ngayon, merong mga members, may mga brethren or sisters na hindi susunod sa salita ng Diyos. Talagang ganun talaga ang buhay. Sorry. Hindi lahat ng tao sumusunod sa salita ng Diyos. So ngayon, yung member na yon na hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay nagiging dahilan kung bakit nasisira ang church. That is the offending brethren. They are causing an offense. So anong dapat gawin sa anong dapat gawin kapag may na-offend? Ah, no.
Whoso offendeth one of these little ones, it is better for him that a millstone were hanged in his neck than were drowned in the depths of the sea. So if you are an offender, you're better off leaving the fellowship. Mas mabuti na sa'yo yung itali na yung leeg mo, tapon ka sa dagat. Kasi nag-o-offend ka ng brethren. You're offending of your brother, your brethren. God doesn't want any of us to offend any of us. We shouldn't be offensive. And if you are offensive on purpose, it's better for you to drown. Get out of the fellowship and drown. Kasi hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos. Anong mangyayari sa fellowship natin? Kalahati sa atin ayaw sumunod sa Panginoon. Yung iba gustong sumunod sa Panginoon. Mawawasak yung fellowship natin. Dito nagsisimula ang false teaching, false doctrine. Nagtuturo ng salita ng Diyos ang tao, ayaw sumunod yung member, aalisin yung member na yan. Kasi yung member na hindi sumusunod sa salita ng Diyos, offensive. You're offensive. Woe, verse 7, unto the world because of offenses. For it must needs be that offenses come. Hindi ho natin maiiwasan ang offenses. Like it or not, yung pangalan mo, hindi palaging nagiging kasiyahan sa tenga ng tao. May pagkakataon, I'm sorry, yung pangalan mo sa tenga ng iba, bulok. Ganun talaga. I'm sorry. It's just the reality of it. Why? Because offenses must needs come. It's gonna happen. Inaasahan ng Diyos na magkakaroon talaga tayo ng problem. Kasi makasalanan tayo. Hello? Nakatira tayo sa isang tahanan na both tayo ay makasalanan. It's gonna happen. So how do you handle offenses is the key. It's the key to a church fellowship. So, offenses must come, needs be come, but woe to the man by whom the offenses come. Ang problema, kung ikaw ang nagiging sanhi ng offense sa church. Woe! So, pag nakita mo yung woe, woe is a prophetic warning. Ano yung woe sa Tagalog? Dalamhati ba yun? Woe? Woe? Sinong may Tagalog English dito? What is woe? Kabigatan or woe. Nako, pabigat. You are in trouble. Kapag yung offense nang gagaling sa'yo. Yes, kabigatan. So, verse 8. Wherefore, if thy hand or foot offend thee, cut them off. Uy, kung alimbawa sa katawan mo, yung mata mo, tumitingin ako sa mali. Kaya ako nadadala sa mali kasi yung mata ko, kung anong tinitingnan. Sabi ni Jesus Christ, mas mabuti tanggalin mo na yung mata mo para hindi ka mauwi sa kasalanan. So, tinuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo, kapag ang isang church member ay nagiging sagabal, may lunas ang Diyos para sa church. Ano yun, Brother Bill? Tanggalin siya sa church membership. Kung yung kamay mo gumagawa ng mali at hindi mo makontrol, anong mas magandang gawin? Sabi ni Kristo, tanggalin, putulin mo yung kamay. Brother Bill, napakatindi naman ito. Yes. Yes. Jesus is teaching us the importance of extreme measures. Do you really want to live for God? Do you really want to do the right thing? I mean, if there's any one place on earth that's interested in doing the things of God and living for the Lord, I think we would find that in the church. Amen. Sa church mo lang makikita yan. Saan organization sa mundo nagpapasakop sa kaharian ng Panginoong Jesucristo? LTO? Bank? Hukbo ng mga... Pilipinas sundalo? No. Lalo na Malacanang. I'm just saying. Jesus is saying, look, as a disciple, if your hand is offending you, it's better for you to cut it off and
be no offense to the Lord than to offend. It is better for thee to enter into life halt or maimed rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. So now Jesus Christ is taking this to an extreme. It's an extreme. And this is not, I don't believe it's hyperbole. I think he's telling the truth. How much do you hate sin? How much do you despise sin? Or are you comfortable with sin? Are you peaceful with sin? Or do you want to sever yourself from sin? Siyempre, ang true disciple and good disciple, they would rather sever themselves from sin than to live in sin. I'd rather be maimed going to heaven than to give myself to sin. That's real discipleship. So verse 9, if thine eye offend thee, pluck it out. Cast it from thee, for it is better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hellfire. Let me ask you a question. Pagdating nyo sa langit, yung soul ba ninyo is made to perfection or imperfection? Ano? Dadali na ng Panginoon sa perfection? Ba't dito, one eye? Pumasok ka sa langit, isa lang ang mata mo. Akala ko, perfection. Hindi. Jesus is just basically showing us kung ano dapat yung attitude natin against sin. And we should have that attitude against sin, that we would rather lose one eye and go into heaven with one eye than to be cast into hellfire neglecting sin, not worrying about sin. Verse 10, take heed that ye despise not one of these little ones. So despise not one of these little ones. Ingatan nyo yung sarili ninyo na huwag nyong tanggihan ang munti sa inyo. Halimbawa, si Jessica. I'm sorry, Jessica. I'm just picking on you today. I don't know. Kasi si Jessica, prospective member siya. So ibig sabihin, balang araw, ipepresent niya yung sarili niya for baptism and tatanungin tayo, can you receive me into membership? So ang question, yun ang question. So ang sagot, ikaw ba ay saved? If you are saved, we will receive you. So yun talaga ang ano. Pero tingnan mo, take heed that you despise not one of these little ones. Huwag niyong i-despise si Jessica. Huwag niyong sasabihin, tingnan mo naman si Jessica, oh. Hindi naman siya 100% eh. Tingnan mo, pagdating sa eskwela, okay. Pero pag sa bahay, nge. Oh, pag sa church, okay naman siya. Pero pagdating sa Lunes, nge. Alright, so, you see, we can't judge her in her imperfection. We're responsible to receive her, and we're responsible to teach her and guide her and disciple her and hold her to accountability. Tapos kung talagang ayaw ni Jessica makinig, meron namang exit. So hindi ka pa sumasali, pag-uusapan na natin yung exit, ha? So anyway. But and I'm just saying, you apply this to yourself, okay? So I say unto you that in heaven their angels always do behold the face of my Father which is in heaven. I want you to know something. Every disciple has a guardian angel. So, Brother Bill, ito ba yung guardian angel sa Bible? Ayan, oh, verse 10. Meron talagang mga guardian angels ang bawat Kristiyano. Every disciple has a guardian angel. And that guardian angel, I don't know what it is, I don't understand it, but they report to the Father, and the Father gets a report from them based off of the scriptures here. Okay? Verse number 11. For the Son of Man is come to save that which was lost. How think ye, if a man have 100 sheep and one of them be gone astray, doth not he leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Even so, is it not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish? So, anong mas mainam? Na si Jessica ay nagsisi at sumampalataya at tumanggap sa Panginoon at tatanggapin natin siya at hanapin natin ang mga Jessica ng mundo para meron silang mapuntahan na church? Yes.
That's God's will. That's God's desire. Verse 15, "Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between him, thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother." So ngayon, offenses. Hindi maiiwasan ang offenses. Oh, pag na-open ka ng isang kapatiran, may responsibility ka na puntahan yung kapatiran na yon. Oh, Brad, na-open ako sa'yo. Oh, anong ginawa ko? Kasi nakita kita, naglasing ka. Mm. That's offensive. That is an offense. Oh, ngayon, yung kapatiran naman, hindi kasi ugali ko kasi yan eh. Yan, ganyan na lang talaga ako. Kaugalian ko yung uminom and that's my attitude and so on and so forth. So, yun na lang, ganun na lang talaga ako. No, no. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, lumakad ng maayos. So ano, susunod ba tayo sa salita ng Diyos o hindi? Oh, yung brother na ayaw magpasakop sa salita ng Diyos, dapat, hindi, dapat maging okay na sa kanya na hindi na siya brother. Na hindi na siya sakop sa church. Kasi ayaw naman niya sumunod sa Panginoon. So tingnan mo ang Panginoon, very gracious si Lord. Kung ayaw mo mag-church, di huwag ka mag-church! Amen? Pero ano ba ang layunin ng Diyos? Na huwag na lang mag-church? No. Ang layunin ng Diyos, masave ka muna. Save. Pangalawang layunin ng Diyos, submission to the Lord. Pangatlong layunin ng Diyos, serve Him. Hindi ka pwede mag-serve kung hindi ka naman nagpasakop. At hindi ka magpapasakop kung hindi ka naman saved. You understand this? Salvation, submission, service. Yan ang order. Okay? Now, go and tell him between him and him alone. Yan ang keyword dito, alone. Step one. Brad, hindi ko pa nakausap si pastor, hindi ko pa nakausap yung kaibigan natin, yung mga kapatira natin. Lumalapit lang ako sa'yo. Brad, hindi ganyan ang pagiging Kristiyano, uminom tayo, hindi ganyan ang Kristiyanismo. I'm telling you, from the Word of God, iwanan mo na yan. Ayaw kong iwanan yung pag-iinom. Ngayon, verse number 16. But if he will not hear thee, kung hindi kanya pakikinggan, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So, principle yan ng Old Testament. Kung meron kang gustong mapatunayan, magkaroon ka ng eyewitnesses. At least two or three. By the way, sa Mount of Transfiguration, ilan ang earthly witnesses na tinawag ni Jesus Christ? Sino yon? Peter, James, and John. Tapos ilan yung heavenly witnesses? Three din. Sino yon? Moses, Elijah, and witness si Jesus? Siya nga nag-transfigure. Siya pa ang witness? No. Tatlo ang witnesses. Moses, Elijah, and God the Father. Kasi si God the Father, sinabi niya, "This is my son. Hear him." So nagpatotoo ang Diyos Ama. So tatlong heavenly witnesses, tatlong earthly witnesses. Kaya pagdating sa church discipline, hindi lang word ng isang kapatiran versus the word ng isang kapatiran, kailangan two or three witnesses. Oh, nakita mo ba yung ginawa ni Jessica? Ay, oo, nakita namin. Nakita mo yung ginawa ni Jessica? Oo, nakita namin. Okay, oh, tatlo na tayo. O ngayon, punta natin si Jessica. Jessica, balita namin, umiinom ka. Oh, si Jessica naman, wala kayong silbi. Wala kayong pakialam. Whatever, something like that. I don't know. Maybe she disregards, you know, the three brethren. Iwanan niyo ako. Nagre-red horse pa ako or whatever. I don't know. Example lang ha, Jessica, huwag kang uminom. So, ngayon, yung tatlo, hindi pinakinggan. So now, look at verse number 17. And if he shall neglect to hear them, those two or three witnesses, tell it unto the church. So ngayon,
include niya yung church niyan. Ngayon, it is a church discipline issue. Yung pagiinom ni Jessica, halimbawa lang. For example. So ngayon, yung church, may meeting tayo, church meeting. Members lang. Mga members, meron tayong case laban sa isang nating church member. Invited yan to defend himself or herself. Pero ang mangyayari dito, kakausapin ng church na magbago siya. Kung ayaw pa rin niya magbago, but if he neglect to hear the church, let them be unto thee as an heathen man and a publican. O yun, doon na yung paglabas sa church membership. Ayaw mong makinig, pasaway ka talaga, hindi mo i-give up yung pangiinom, panglalasing. E di, hindi ka na church member. Ibig sabihin, wala ka ng tungkulin, wala ka ng responsibility. Hindi ka na inaasahan na mag-church. Kasi, hindi ka naman nagpapasakop kay Kristo. So, there's no, wala ng responsibility ng church. In fact, ang trato ng church sa'yo, heathen man and publican. Let me tell you, yung publican sa kapanahon ni Kristo, hindi ho sila hinahangaan. Why? Kasi kurakot sila. So, yun ang turing ngayon sa isang church member na dumaan sa proseso ng church discipline. Now, bakit kailangan ng church ang church discipline? Well, tanungin mo yung boss ninyo sa trabaho ninyo. Sa trabaho ba ninyo may standard ba kayo? Ha? Lahat ba ng organization na trabaho may standards ba sila? So kapag yung manggagawa, hindi niya ginagawa yung trabaho niya according to standard, mananatili ba siyang manggagawa? No. Estudante. Halimbawa sa eskwela. Yung bang mga estudante sa eskwela, meron ba silang responsibility na pumasa sa mga test, sa exam? Gampanan ba nila yung tungkulin nila bilang student? Ganun ba talaga sa eskwela? Oh, kung hindi naman niya gustong gawin yung trabaho, ayaw niyang pumunta sa eskwela, hindi siya nagpapasakop sa teacher, mananatili ba siyang student? Hindi ano? So ganun talaga ang buhay, di ba? Bakit sa church wala? Wala kasi siguro yung nagtuturo ng salita ng Diyos, takot or hindi alam ang salita ng Diyos. At yung naman member na nakaupo doon, hindi rin alam ang salita ng Diyos. Kaya tuloy, yung mga churches natin, bulok. Hindi alam ang Bible, hindi rin alam kung ano yung tungkulin ng disciple. So, hindi pwede yan sa church dito, no? We don't want that. So, we teach and we preach and we go through the scriptures para alam natin, we are careful. Okay? All right, now, verse 18, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. That's church membership. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Nabasa na natin ito sa chapter 16. That is church discipline. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that shall he ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there I am in their midst of them. So ayan ang pinaka-basic, pinaka-maliit na requirement ng Panginoon sa church membership. How many members do you need to form a church? Two. Anong minimal? Two. Kaya si Aquila and Priscilla, nung sumali sila kay Peter, kay Paul, nag-form na sila ng church sa Corinth. At nung yung church na yun nag-form, pinadala sila sa Ephesus. Umuwi kasi si Aquila and Priscilla, sumunod na lang si Paul. Pero yung church of Ephesus, nagsimula yan with Aquila and Priscilla. And Paul. That's two or three. So you see, we're talking rudiments here. Rudiments. Rudiments. There I am in the midst of them. So the most important reason why church is important, it's not because of the two or three, it's because of the Christ who is in the midst of them. That's why it's important. So then Peter came unto him and said, Lord, ganun pala, no Lord, sabi ni Peter, how oft shall my brother sin against me that I forgive him?
till 7 times? Should I forgive him 7 times, Lord? Kasi church membership ang usapan dito. So hanggang ika-7 time, Lord, kapag talagang hindi nakinig yung brethren, alisin na natin siya, no? Well, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So ibig sabihin, dapat yung attitude ng church members is forgiving. We are forgiving. Halimbawa, si Jessica. Sorry, Jessica. I'm here again, no? Sumali si Jessica. Nagpa-baptize siya. Nakita natin siya. Naninigarilyo. Jessica, offensive yung paninigarilyo. Ayaw ko. Gusto kong ubusin itong pack. Oh, bahala ka. Sige. Basta huwag ka ng church member, ha? Sige. Sabi ni Jessica. Halimbawa, lumipas ang 1 taon. Bumalik si Jessica. Ano yung attitude natin? Huh? Inubos mo na ba yung pack na yon? At one level, kailangan, bago natin tanggapin si Jessica, magpa-public apology si Jessica. Please forgive me, I have sinned against the Lord. And ngayon, gusto ko nang manumbalik, I ask for your forgiveness. Yon, yun ang proper. Ngayon, tayo naman church, anong obligation natin kapag yung brethren ay humihingi ng tawad? Forgive. Hindi yung, hindi pwede. Kailangan 6 months. 6 months, anong tawag doon? Anong mga tawag doon? Probation. Ha? May probation ka. Ha? Probation ka, 6 months. Patunayan mo sa amin yung baga mo malinis. Ha? Drug testing ka. And so on and so forth. Now, I understand that. There's accountability here, you see, and there's, but the heart of church discipline is restoration. Kaya natin ina-apply ang church discipline para yung tao matuto. Pag natutunan niya yung tama, babalik siya. At pag bumalik siya, dapat yung church ready na magpatawad. Therefore, is the kingdom of heaven likened to a certain king which would take account of his servants. So ngayon, magbibigay ng example si Jesus Christ hanggang sa katapusan about forgiveness. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. So magkano yung utang ng servant number one? 10,000 talents. For as much as he had not pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had payment to be made. And the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me. I will pay thee all. And the Lord of the servant was moved with compassion and loosed him and forgave him his debt. Pinorgive ng Lord yung kanyang servant. 10,000 talent, ha? And the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence. So, kung yung utang niya, 10,000 talents sa Lord, pinorgive ng Lord, yung utang naman ng kapwa niyang servant, 100 pence lang, kumbaga, bariya-bariya lang. And laid his hands on him. Kinuha niya, sinakal niya, and took him by the throat, saying, pay me that thou owest. So tingnan mo talaga yung ugali ng napakapangit na servant. So nagmamakaawa siya sa Panginoon niya para bawasan, i-forgive yung kanyang utang. Pero yung katiting na utang ng kapwa niyang servant, hindi niya mapatawad. There's an unforgiving attitude. Nakalimutan niya. He laid his hands on him, pay me. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, have patience with me, I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw that this was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Nagsumbong sa king. King, tingnan mo yung pinatawad mo, kung yung, anong ugali niya sa iba. Then his Lord after that called him and said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all the debt because thou hast desired me. Should not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? So, ganito yun. Pag si Jessica, bumalik siya, humingi ng tawad, dapat tayo mga kapatiran, iniisip natin na tayo rin
ay pinatawad din ng Diyos ng mas higit pa sa nautang ni Jessica sa atin. And we should forgive her and receive her considering ourselves. And the Lord was wroth, verse 34, and delivered him to be to the tormentors that he should pay all that was due him. So likewise shall the heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So, alam mo ang magpapreserve sa church? Ang magpoprotect at magpapreserve sa church ay yung attitudes ng humility and forgiveness. Humility and forgiveness. Humility and forgiveness preserves the church. Kung magkataon yung church natin, mawala na yung humility at mawala na yung love and forgiveness, magiging preso tayo, hindi tayo church. Kung saan nararamdaman dapat ng tao ang love and forgiveness, dapat nasa church yun. It should be of all places on earth. The place of humility and love and forgiveness should be felt in the church. Dapat, pag pumasya, dumalaw si Jessica sa church natin, dapat ang feeling niya, wini-welcome natin siya. We receive her. And so, Jessica, are you saved? Alam mo na saved ka na, ha? Okay, so, when you're ready for baptism, you let us know. I will examine you. And then, kapag pumasa naman, magkaroon na tayo ng baptismal service. Oh, i-re-receive na natin si Jessica sa fellowship natin. Ngayon, si Jessica ba, 100% na siya? No. Matututunan ni Jessica ang natututunan natin bilang disciple na biblical truth at tanggalin yung luma, kunin yung bago, at magpatuloy sa salita ng Diyos. Ngayon, sasali na si Jessica sa discipleship dito. Okay? So, pag nagkataon si Jessica, nag-drugs. Oh. Halimbawa lang, example lang, no? Never naman, wag naman sana. Pero kung halimbawa mag-drugs si Jessica, anong mangyayari ngayon? Tatanggapin pa natin si Jessica or discipline? Discipline. Pero kapag nag-repent si Jessica at humingi ng forgiveness, anong attitude natin noon? Forgiveness and restoration. Yes. You understand that? Yes. Sa buhay, ganun ang buhay. Tingnan mo ang mga tahanan na kung saan nandyan ang nanay at tatay at nakikita nila ang pagkukulang ng kanilang anak, pero mahal pa rin nila ang kanilang anak. Healthy home yon. Ang hindi healthy home ay yung abusado yung tatay, abusado yung nanay, abusado rin yung brat, yung bata, no? Hindi tinuturuan ng tama. No? What preserves a home is love and forgiveness and humility. Pag yung tatay, wala siyang humility, katakot-takot na tahanan yan. I am the man. I'm the boss of this home. Oh, you will destroy your home. Sa church, I am the pastor. Ooh, follow me. Ain't nobody gonna follow you. You see, respect is earned. Hindi ka naman irerespeto ng tao dahil may titulo ka, pastor. That's not how it works. That's not how life works. You know how life works? If you love that person and serve that person will follow. Ganun talaga yung buhay. And so Jesus is teaching us here all these things. So the Lord is preparing His church to function without Him. So, sa nakikita ko naman sa fellowship natin, we are a very loving and accepting church. Wag lang tayong matakot sa church discipline. Pagdating ng time na kailangan natin ng church discipline, we will make sure na everything will be followed according to the word. Now, Brother Bill, darating ba yung time na mag-ano tayo ng church discipline? Yes. That will happen.
So ano, si Jesus Christ nga, may Judas sa kanila. Tayo pa kaya? Hello? Alright? So, there will come a time. But we don't have to be afraid of this thing. We just need to trust in the Lord and obey His words. Let's pray. Father in heaven, we thank you for the instructions that we see in Scripture. I pray that we would exhibit the attitude of humility and forgiveness and acceptance in our fellowship. I also pray, God, that you give us strength, Lord, that if we need to exercise church discipline, that we would do it in a biblical fashion with a heart to want to restore the offending brother. Help us not to be offensive. Help us to be humble and teachable and forgiving, and help us to grow in all these things. We love you, Lord. We look forward to your coming back, that we may rule and reign beside you, Lord, and all that because of Jesus Christ. We ask these things in His name. Amen.